Kaya daw hindi pareho ang reading ng ECU doon sa odometer. Sabi ng iba, dahil daw kasama daw na binibilang ng ECU yung idling time. O kaya yung kapag naipit ka sa traffic, naka-on yung makina mo, yung revolution per minute daw, binibilang din daw yan ng ECU. Kaya daw yung mga nai-scan ko na tampered, wag ko daw yun na judge. Kasi ang ECU daw, basta umaandar ng makina, nagbibilang na daw yan ng mileage. Okay, so ito, basahin natin yung ibang mga comments dito. Sabi niya, correct me if I'm wrong, sabi ni Sir Michael Alan, correct me if I'm wrong, pero ang distance traveled computed by ECU ay based on computed kilometers per revolutions made by the engine at hindi directly connected ang ECU sa wheel or crankshaft, unlike sa cluster odometer na directly linked sa wheel. May mga thread sa web, you can search through Google, na hindi talaga exactly magmatch ang dalawa at mas mataas lagi read out ng ECU. Okay? Tapos mayroon pang isang nagdagdag, ang sabi niya, Lakay Paul, sabi ni Lakay Paul, hindi ba kasama sa computation ni ECU ang idle time? Example sa akin, biyahero, minsan natutulog ako sa car ng halos 4 na oras na nakaandar pag nag-stop over. Pag tumatakbo yung car, yung 4 hours nasa 200 kilometers na yan. Okay? So sabi niya, sa 4 hours daw na umaandar ang makina, 200 kilometers na daw yan na binabasa ng ECU, sabi ni Lakay Paul. Tapos may nag-comment pa kanina, subukan ko daw basahin yung mga, or iskanin yung mga patrol car, yung mga lagi daw naka-parking sa EDSA, sa highway, tapos umaandar yung makina. Okay, sila daw kasi mataas daw talaga mileage niyan. Actually, ito mga boss, para magkaroon na tayo ng ano, para masagot ko na lahat yan. Totoo ba na binibilang ng ECU yung idling time ng makina mo, kaya mas mataas lagi yung computation niya? Actually mga boss, meron silang point. Kaso eto yan mga boss, ang makina is computed niyan, or ang ECU pala is computed niyan yung runtime talaga, tapos kung ilan talaga yung itinakbo. Hindi yan bobo na magbibilang na 4 hours ka lang nakaparking, bibilangin niya agad yun na 200 kilometers ang nadagdag sa mileage mo. Okay, hindi ganun si ECU, hindi yan bobo. Okay, magkaroon man yan ng discrepancy, halimbawa sa gauge ninyo, ang tinakbo mo is 42,000, sabi sa gauge mo. Sa ECU mo, kung lagi ka nata-traffic, kung lagi ka naka-idle, kung patrol car ka na lagi ka naka-minor, naka-andar yung makina mo pero nakatigil lang naman yung sasakyan, kahit na 42,000 ang natakbo mo, siguro sa ECU mo ang babasahin yan 42,200, 42,300. Yung pasampu-sampu, 20 kilometro o hanggang hundreds na discrepancy, pwede yon. Pero yung sinasabi ninyo na aabot ng 10,000, di ba yung mga na-scan ko? 10,000, 20,000, 30,000. Okay? So hindi mangyayari yon. Hindi na tayo pinanganak kahapon. Hindi tayo mga batang pwedeng utu-utuin. Okay? So eto, para malinawang kayo, meron ako ipapakitang video sa inyo. Video yan ng mga in-scan kong Montero na legit ang mileage. Eto, unahin ko na tong isa. Eto guys, so merong Montero rito. Montero Sport 2018. So kasama natin si Sir Russell. Sir Russell, kamusta po? Ayan. So pumayag si Sir Russell para sa video daw natin ngayon, para mapatunayan na ang mga Montero, nakikita yung original mileage nito. Pinayagan niyang i-check natin tong kanyang Montero Sport 2018. Hindi ito na isusi, Sir, ano? Ayan, sabi rito, ang mileage daw niya is 22,960. O, diba? Scan natin to. Tignan natin. Ayan. 22,960. Ito si Sir Russell ang may-ari mismo nito. Tsaka makikita ninyo yung mismong upuan niya. Oh. Napaka ano pa. Pristine pa. Halata mong walang ka sira-sira yung upuan niya. Health report muna tayo. Pagpasensyaan nyo na guys, medyo madilim at medyo nasa covered kasi si Sir Russell nakaparking sa kanyang bahay. Kaya nagpa-flashlight lang tayo. Ayan. Ayan na. Lapit na matapos. 59%. Wait lang natin. Bali may lumabas kang error, Sir Russell. Pero ano lang to? Yung ano lang yan. Ngalan nito. May lumabas kang error. Pero yung ano lang yan, tire pressure sensor. Hindi na kasi gumagana eh. Ay, yung tire pressure. Mm.
Ayan. Data stream. Pag dito natin sa meter tinignan, makikita ninyo kung ilan yung meter. 22,960. Pero lagi ko sinasabi, kapag Montero, hindi natin sa meter tinitignan. Huwag sa meter. Kasi ang binabasa ng scanner, pag sa meter mo tinignan, yun pa rin. Kaya, saktong-sakto, di ba? So, dito tayo ngayon magla-live data. Ayan, data stream. Ayan, so ito, titignan natin kung yung ito, odometer calculated by ECU. Tingnan natin kung legit yung mileage nung kay Sir Russell. Ito makikita ninyo, 23,960. So may difference ka sir ng mga nasa 102 kilometers lang. Pero yung ganung guys, 102 kilometers, walang problema. Tingnan, napakita ko ulit. Odometer calculated by ECU, 23,058. Dito is 22,960. So, meron siyang 102 na discrepancy. Okay lang yun guys. Ha? Uulitin ko, 102 kilometers lang ang kanyang discrepancy. Hindi 10,000, hindi 100,000. 100 kilometers lang. Okay, so ayan, nakita ninyo, yung isa sa mga viewer ko, nakiusap ako sa kanya na i-scanin ko yung kanyang Montero Sport 2018, nakita nyo naman, di ba? Ang difference lang sa kanyang ECU, tsaka dun sa mismong odometer niya is 100 kilometers lang. 100, hindi 10,000, hindi 100,000. 100 kilometers lang. Okay? Yan kasi, siya mismo ang may-ari ng Montero. 2018 yung Montero. So, anong taon na ngayon? 2023 pa, 2024 na, 6 years na. Okay? So, isipin na lang natin sa 6 years or sabihin na lang natin sa 5 years, ilang oras kaya yung idling time niya? Ilang beses kaya siyang naipit sa traffic? Diba? Masasabi ba natin na dapat kung 20,000 na yung kanyang mileage, dapat sa ECU mga 40,000 na yan kasi 5 years na siyang natatraffic, 'di ba? Hindi ganoon, guys. Okay. So baka sabihin naman ng iba, sir, masyadong mababa yung binasa mo eh. Malamang talagang medyo close pa, medyo malapit pa yung reading niyan. Okay, eto. Meron na naman ako na scan, Montero Sport din. 2016 Montero Sport GT naman. Meron akong client kasi noong nakaraan, nagpa-check siya sa akin, meron siyang bibiling Montero Sport na 4x4. Okay, so in-scan namin. Ito naman, panoorin nyo na lang muna. Ayan. Ang totoong mileage niya. Ito papakita ko sa'yo. Tingnan natin, dapat pareho to. Pero kung siya naman ang first owner, siya pa first owner? Second daw siya. Second na siya. 99. Ha? Okay lang. Mm-hmm. 99. Mm-hmm. Ano lang naman siya, sir? Yung mga ganyan pa 100-100 na difference sa mileage. Nangyayari talaga yon. Okay. Bakit? Kung makikita mo rito, sir, 99,000. Sumakto pa, di ba? Mm-hmm. 99,000 kilometers na inatakbo. Sabi rito sa scanner natin. Mm-hmm. Dito naman is 98,556 kilometers. Mm-hmm. Bakit may difference sila na 350 something. Ito yung paliwanag dyan, sir. 450 something. Ito yung paliwanag dyan, sir. Hindi ito ang stock mugs. Okay. Hindi rin ito ang stock tires ni Montero. Mm-hmm. Probably, size 18 ayata si 18R din siya, kaso iba na yung kanyang. So, nagbabago, sir, ang reading ng odometer kasi nga, pag nagmo-modify ng gulong, dapat ini-encode din po yan. Yung 285/70R17. Ganyan sir, R17 lang to. Size 18 ata si Montero. Ini-encode yan sir sa e-tax. Okay. Ini-e-tax. Basta nag-modify ng gulong, dapat ini-encode para hindi nagkakaroon ng discrepancy sa mileage. Pero yung discrepancy na to sir, hindi ko masasabing tampered. Bakit? Kasi sir, 400 lang. Uh-huh. Dahil lang yun sa modification ng tires. Pero kapag kahalimbawa, nandito 98,000, tapos scanner natin 150,000, yun na yung tampered. Mm.
Okay, so yan naman guys, makikita ninyo 99,000 ang sumakto pa, no? 99,000 dun sa reading natin dun sa kanyang ECU dun sa scanner. Tapos dun sa kanyang odometer, meron siyang discrepancy na 450 kilometers. So bakit? In-explain ko rin sa video kung bakit nangyari yun. Kasi nga fully loaded, naka-set up ng off-road yung sasakyan. So si seller, dahil nag-off-road siya, nagpalit siya ng mags, nagpalit siya ng off-road tires. So stock mags ni Montero is size 18, naging size 17, tapos gumamit siya ngayon ng off-road tires. So syempre si ECU, ang nasa mind pa rin ni ECU kung ilan pa rin yung stock tires. Okay, so nagkakaroon ng discrepancy. Pero tignan nyo naman, kahit na naka-setup na yan ng off-road tires, ang binasa pa rin niya, guys, hindi pa rin lumampas ng 1,000. 450 kilometers lang yung difference. Hindi 4,500, hindi 45,000. 450 kilometers lang. Parang mula Maynila hanggang Baguio o Sagada. Siguro, mga ganon, 400 kilometers. Maynila to Baguio lang. Yun lang yung discrepancy. Pero yung mga nahuhuli natin, guys, diba? Libo-libo. 20,000. Pinakamababa na. 20,000. Diba? Okay. So, sasabihin naman ng iba, sir, baka sa mga car dealer, lahat ng car dealer, nagtatamper. Actually, hindi, guys. May mga car dealer din naman na pinipili na maging patas. Actually, meron akong na-scan dati. Ito, car dealership sa Pasig. Hindi ko palang na-upload yung video, pero abangan nyo yung video na yan. Pero ito, bibigyan ko na kayo ng preview nung scan ko dun sa Montero nila. Okay? Car dealership yan, ha? Pero yung mileage, tignan nyo maigi. Bale, ito, ma'am. Mileage natin sa panel is 59,522. In-scan po natin, lumabas sa odometer natin is 59,549. Meron po silang 27 na difference, pero okay lang po yun. 27 kilometers lang naman. Normal lang po yun. Calculation po kasi ng computer box yun, pero iba po kasi, ma'am, kapag ka meron po siyang ibang reading po. Ayan guys, so nakita ninyo, tatlong Montero yung pinakita ko sa inyo ngayon sa video. Isang direct owner, isang direct owner din pero naka-set up, tas mataas ang mileage, tas isang galing sa car dealer. Ngayon, pinapakita natin dito sa video, dinedebunk natin yung sinasabi ng mga nagdi-defend na basta naka-idle time, marami daw yung nadadagdag na kilometers dun sa mileage ng isang sasakyan. Actually, yes. Meron niyang discrepancy. Hindi talaga, halimbawa, 1,000 kilometers sa gauge, 1,000 din sa ECU. Hindi, guys. Merong konting discrepancy yan. May discrepancy na 10 kilometers, 20, 30, 100, pwede yan. Pero kapag uulit-ulitin ko sa inyo, pag pumalo na ng 10,000 kilometers ang discrepancy, kahit nga 5,000 lang, malabo na eh. Yung may 5,000 discrepancy, excuse me, malabo na yun. Malabong magkamali si ECU ng ganun katindi. Okay? Hindi. Okay? Kasi binibilang pa rin kasi ni ECU dyan, syempre, pag idle ka, alam ni ECU na nakatigil ka nun. Naka-idle ka eh. So, kapag ka tumataas ang RPM mo, yun yung kinocompute ngayon ni ECU. Oops, nag-aano siya. Nag-umaandar siya. Kahit sira pa yung speed sensor mo, alam ng ECU mo na umaandar ka. Bakit? Yung RPM mo tumataas. Okay? Yung transmission mo, automatic transmission man yan, meron niya mga shift solenoid. Shift solenoid A, B, C, D, E, F, G, hanggang Z, kung gusto nyo. Siyempre, nadedetect ng ECU, oy, shift solenoid E na siya. So, nasa ang speed na siya nun. Okay? So, kapag na-trigger si shift solenoid E, usually, mga nasa 100 kilometers per hour ka na siguro niyan. Yun yung tumatakbo ngayon kay ECU. Ganun siya mag-compute. Hindi siya sira ulo o hindi siya bobo na porket naka-andar yung makina. Halimbawa, 800 RPM ang idling RPM ng makina mo. Pati yung idling RPM mo, binibilang niya, hindi bobo ang ECU. Hindi siya bobo. Ang binibilang niyan, guys, kapag nagsimula ka ng mag-revolution at madedetect niya na yung transmission mo nagpapalit-palit na ng shift solenoid. Okay, shift solenoid. Okay, ang ibig sabihin, nagpapalit na ng gear
yung iyong transmission, ibig sabihin tumatakbo ka na nun. Ganun mag-compute si ECU. Okay? So sana ngayong araw na to, guys, medyo, ewan ko lang kung nalinawang kayo o yung iba pa rin na nagdidepensa doon sa mga nagtatamper na, syempre, idling yan eh. Dapat kasama sa bilang mo ay idle. Huwag mong inaano. Syempre, may traffic. Syempre, nakatigil yung sasakyan. Tumatakbo yung makina. Ganyan. Hindi po ganun si ECU. Hindi po siya ganun. Magkaroon man yan ng discrepancy, tens, hundreds lang. Pero thousands of thousands, 20,000, 10,000, malabo po iyon. Okay? Maraming salamat, guys, sa inyong panonood. Comment kayo sa baba kung medyo naguguluhan pa rin kayo. Ewan ko na lang talaga.